Ako po si Gaborno at ako ang inyong taga-suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Puntahan naman natin yung ating susunod na topic, kapatid na Gabriel. Naalala mo ba, kapatid na Gabriel, na itong SMNI ay napasara, Brother Gabriel, ng National Telecommunications Commission? Sa ating episode naman ngayon, puntahan natin itong threat. Mayroong threat si Kiboloy sa mga kongresista at sa mga taga National Telecommunications Commission na nagpasara ng SMNI, kapatid na Gabriel, na hindi alam ito ng karamihan. At matindi yung threat niya. Panoorin natin ang video, kapatid na Gabriel. Sige nga. Tanas na ang boses ko ay hindi na marinig ng mga tao sa buong sanlibutan. Ayan ha, ulitin lang natin ha, yung kanyang sinabi niya. At gusto ni Satanas na ang boses ko ay hindi na marinig ng mga tao sa buong sanlibutan. Ayan ha, so sabi niya, si Satanas daw, gusto daw niya na hindi na marinig yung boses ni Kiboloy sa buong sanlibutan. Uh-oh. At syempre, yung isa sa mga paraan para marinig daw yung boses ni Kiboloy sa buong sanlibutan, eh siyempre, sa pamamagitan ng SMNI, Brother Gabriel, di ba? Oo, kasi mapapanood doon sa SMNI, halos lahat ng mga pangangaral ni Kiboloy na mga puro naman palpak. O ngayon, ipagpatuloy natin ang video. Sige po. Anong sinabi niya sa akin? Anak, I'll give you the power of the air. Anak, ikaw na lang mananatiling nagsasalita sa kahanginan. Grabe naman yan. Sabi daw ng Almighty Father sa kanya. Narinig mo yun, Brother Gabriel? O, di ba? Oo. O, ituloy natin. Tapos haharangin mo yon. Ayon. Bibisitayin ka nung anghel. Ano? Sasabihin sa iyo. O, ano? Tingnan ko nga ang gat sa liig mo. Bakit ang laki na niyan? Pag pinlipit niya ang liig mo o ang ugat ng liig mo mamayang gabi, bukas ganito ka na, hindi ka na makapagsalita. Ganun pala yun. Mind blown. Lako, delikado pala. Oo, delikado pala itong threat pala ni Kiboloy. May anghel pala na kaya palang i-twist yung ugat doon sa liig ng mga nagpasara, Brother Gabriel. Ganun diba? Pala yun. Ay, grabe. O, ituloy natin. Mamayang gabi, ha? Mamayang gabi, oo. Sabi niya. Oo, pero December 3. Pero wala namang nangyari, di ba? Yeah. Oo, December 3. Talaga. Oo, bulaan talaga. Pero ito, December 3 itong sinasabi niya, eh. Kasi, ayan na, pakita. Palakihin nga natin. December 3 itong pangaral niya. Pero hindi nangyari yung kanyang sinabi. O, ngayon, ituloy natin. Tuloy na nga natin. Oh, may pinahayag sa akin, sinabi ko na sa inyo. Oh, may pinahayag daw sa kanya, tuloy natin. Isang taong napakataas ng posisyon dito sa ating bansa. Oh, yan ha. Oh. Isang napakataas daw yung posisyon niya sa buong bansa. Anong daw mangyayari? Hindi ko sinabing pinakamataas, isang napakataas na posisyon. Aba. Namatay because of heart attack. Aba? Judgment ba yun o hindi? Aywan ko, pinahayag. Ano naman ngayon? Sino siya? Eh ako mismo hindi ko kilala, hindi pinakita ang mukha. Sinabi lang sa akin, sa kapayagan. Kailan ninyo makikilala? Pag namatay na. Woo! Kaya, dahan-dahan kayo sa paglilingkod na ito na hindi ninyo lubusang kilala. Just listen. And I will advise you, do not oppose the appointed son.
because he that opposeth me opposeth not me, but the Father who sent me. Ala, delikado pala. Eh, sinong father kaya yung... Sino kaya yung father na nag-appoint sa kanya, Brother Gabriel? Yun ang malaking katanungan. Oo. Diba? Diba yun? Yun. No? Delikado pala. Kaya talaga tayo, eh, tayo na sa katotohanan tayo, ano? Ang Diyos ay nasa atin. At itong si Kiboloy, eh, sino kaya yung nag-appoint sa kanya? Eh, delikado pala yan, Brother Gabriel. Yan ang lalabas. At saka, isa pa, Brother Gabriela, biruin mo, yung mga miyembro niya, tawa ng tawa, palakpakan pa, pagkatapos marinig na may mamamatay daw dahil sa heart attack, isang napakataas daw na tao sa gobyerno daw, di ba? Yun nga eh, yun nga yung mahirap doon. Oo. Nagpaniwala naman, nagpauto naman yung mga yan. Oo, nagpauto naman. Kaya, naku, kapatid na Gabriel, at ito pang masaklap ha, ito, Brother Gabriel, ha, yung masaklap doon. Eh, itong si Apollo Kiboloy, grabe talaga siya magbigay ng, sabi ka, eh, prophecy daw. Eh, kanya, ganun. Eh, baka ang ending, di naman yan magka... Oo, ang ending, di naman magkakatotoo yan, ha? O, Mr. Kiboloy, ha? Baka mali-mali ka na naman, ha? Kasi, nag-iingat na nga siya ngayon kasi di niya sinasabi yung pangalan. Diba? Yun nga, eh. Mapapahiya siya, eh. Oo, kasi kung sinabi niya yung pangalan, nako, halimbawa, sinabi niya yung pangalan, tapos yun yung sabi niya, ano? Tapos ang ending, hindi pala heart attack na matay. O, halimbawa, namatay pala, eh, ano lang, binaril pala. O, eh. O, diba? Ay, nako, eh, lalabas, mulaan talaga siya. Diyan natin mapapatunayan, yan, diba? Pero yung ginagawa ni Kiboloy, eh, ewan ko na lang kung sino yung nag-appoint sa kanya. Isa kasi sa mga masasabi natin, eh, marami na po tayong episodes na napatunayan na nagsisinungaling talaga itong si Kiboloy. Diba, Brother Gabriel, ganun? At ang ama ng sinungaling, ayon po sa Juan, if not ready na ba yan, yung Juan 8:44, ayan o, nakikita niyo sa screen, eh alam na ninyo kung sino. Hindi ko na babasahin yung talata, nasa screen na yan, kayo nang mahalang magbasa dyan, ano? So, yan ang ibig sabihin, di ba? So, yung nag-appoint kay Kiboloy, alam niyo na kung sino. Yan ang masasabi natin. Bago muna natin ipagpatuloy, ikaw, Brother Gabriel, baka may gusto kang sabihin. I agree with you, Kabornok. Ngayon, doon palang sa talata na yun, eh, yung gustong-gusto nung ama ni Kiboloy, pumatay na pumatay. Kaya tingnan mo pinagsasabi kanina, mamatay sa sakit sa puso. Pilipitin yung liig, yung sa liig. Lahat yung isang pumatayan eh. Kaya tingnan mo, sabi sa talata, perfect na perfect eh. Swak na swak, parang basket, sabi ni Soriano. Oo, at sana, kung may kaaway ka, eh, wag kang mag-isip ng masama sa iyong kaaway. Diba, ganun yun? Oo, dapat mahalin mo nga sila eh. Diba? Eh, akala ko yan ang tinuturo ni Kiboloy. Parang mali ata yan. Basahin natin yung Mateo 5:43, kapatid Gabriel, hanggang 45, pakibas. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Ayan, so maliwanag dito, kapatid na Gabriel, ayan. So sana, huwag tayong mag-isip ng masama laban sa ating mga kaaway. O diba, tayo nga, ipinagdarasal pa nga natin sina Cesar Sineta, o kahit na gano'n na yung ginagawa nila, diba, sila ni Alpha Palpak, o diba, gano'n yun. So sana wag mong mag-isip ng masama, diba. So itong si Kiboloy kasi nag-iisip ng masama, gusto niyang merong anghel daw na pupunta doon sa lalaki at pipilipitin daw yung ugat. At tapos, meron pang acting-acting siyang ginawa doon, kapatid na Gabriel, kung naalala ninyo. Oo. Ulitin nga natin yung parting yun.
ugat sa liig mo. Yan bagit ang laki nun yan. O, yan ha. Pag pinilipit niya ang liig mo o ang ugat ng liig mo mamayang gabi, bukas ganito ka na o. O, oh, diba? Ay, ano, parang zombie na yan, no? O, oh, diba? Ano ba naman yan? Ay, eh? Nako. Yan ba ang umiibig sa kaaway, kapatid na Gabriel? Nako. Oo nga. Tagapilipit ng leeg, ano? Buisi. Oo, ang ending, ibang anghel pala yun, Brother Gabriel. Yung pupunta, hindi pala yung anghel ng Panginoon yan. O, diba? Yun nga eh. Ay, naku naman. Delikado talaga. Anong masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like po ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode. Kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Cabo. At kami ang inyong taga-suri. Ayan, kapatid na Gabriel, ha? Maraming salamat sa pagsama mo sa atin. Pero, parang I guess, meron kang ibabahagi. Ano ba yun, Brother Gabriel? Sige nga, isingit ka natin. Hey, baka kasi Kamurnok yung taga-pilipit ng leeg yan ng mga anghel. Ito, isa 25-41. Ayan. Sa apoy, sa kanya, na walang hanggan, na inihanda sa mga diablo at sa kanyang mga anghel. Ayun. Oh, yun pala yun. Oh, eh. Ibang anghel pala yan, Brother Gabriel. At yung anghel na tinutukoy niya, oh, parang ganito siguro yung itsura. Tingnan natin. Ah. Ayan, oh. Ayan, hindi ka naman kapagsalita. Oh, yan, ah. Yan ang kanyang acting. Ayan, oh. Tingnan natin. Ah. Bukas ganito ka, ayan, no? Oh. Yan! Yun, kapatid na Gabriel. Ano ba naman yan? Parang zombie. Sige na, mamahin na, Brother Gabriel. I'm gonna give my praise to you. Here we go! Today, it's all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Yeah, yeah, all the praise goes. Ako po si Kaburno at ako ang inyong taga-suri.